So ito na guys yung ano, yung laman nitong TV. So may nakita ko dito na parang ginalaw na siya ng ibang technician. So yung ginawa dito guys, parang tinunawan siya dito ng ano, ng plastic. Tinunawan siya dito ng ano, ng plastic. So yan guys. Siguro tumatagas yung ano dito, yung high voltage, tapos tinunawan ng ibang technician dito ng ano, ng plastic oh. So yun guys, ang tindi ng naggawa nito. So yan guys, lilinisan ko mamaya yan ng ano, ng lacquer thinner para maging malinis siya dyan guys. So ito guys. So gagamitan ko siya ng pang-discharge. So ginamitan yung anode cap ng epoxy sa pagpapadikit. So kaya hindi matanggal. So ang tindi ng gumawa nito guys, ina-epoxy pa niya yung ano, yung anode cap. Napahirapan pa ako dito sa pagtanggal guys ah. Yung epoxy guys, nakakasira yan ng picture tube. So yun guys, natanggal ko na yung ano. So ginaganyan ko siya guys para ma-discharge siya. So ini-epoxy talaga niya. Oh, yun. Na-discharge siya pa. So, next natin gagawin is lilinisan natin ng lacquer thinner para matanggal yung ano, yung mga dumidikit. Itong ginagawa ko pag nagtatanggal ako ng anode cap na may mga nagpakadikit na ano, mga guma or plastic. Ito lang yung pangtanggal ko. So, napakadikit nitong ano. Pag hindi maganda yung pagkakalagay ng anode cap guys, sumisirit yun. Tapos may times na hindi maganda yung pag ano ng picture. May times na yung picture nag parang may mga line-line na gumagalaw-galaw. So dahil yan sa anode cap pag nakakasingaw siya guys.
So ang hirap talaga tanggalin yung ano, yung epoxy. Naka-epoxy kasi ito, guys. So yun na guys, malinis na yung ano, yung lalagyan natin ng ano, ng anode cap. Ito guys yung anode cap niya. So parang hindi na siya mapapakinabangan guys, kasi meron ng ano, mga dumidikit-dikit. So ang gagawin natin dito, tatanggalin ko siya guys, at saka papalitan ko siya ng, ano, ng anode cap. So ito yung pin niya. Puntang picture tube. So ito naman yung anode cap. So sira na siya guys. Tanggalin ko. So yun guys. Ito yung anode cap. Ito na guys yung ano. Yung ipapalit ko sa kanya. So yun guys. Buhay na buhay pa itong guma na to. So ikakabit ko na yung anode cap guys. So ilalagay na natin guys yung ano, yung pin sa may anode cap. Thank you.
kakainin ulit yan. Mapangin dalang. So lalagyan natin guys ng ano, ng grasa para dumikit yung ano, yung anod cup. Dapat grasa yung linalagay, hindi ay epoxy. Kasi pag nagdo-trouble na yung ano, yung anod cup, mahirap nang tanggalin pag ini-epoxy. So yun guys, sana may natutunan kayo dito sa pag papalit ng ano, ng anod cup. Yan. So yun guys, nalagyan ko na ng ano, nalagyan ko na siya ng grasa. So lalagay ko na guys yung ano, yung anod cup. So yun lang guys, nailagay ko na yung ano, yung anod cup. So yun guys, yung pamamaraan ng pagpalit ng anod cup. So dito na lang guys. Sana meron kayong natutunan sa pagpapalit ng anod cup. So dito na lang. Thank you.